Good afternoon, good morning, good evening. Mag-maglaw shout out sa inyong lahat. This is your Rob Trip. Ayan, mayroon tayong update ng ating President Bongbong Marcos na ipamahaging bahay. Ayan, 30,000 sa buong bansa. Ayan, may halaga per unit guys, 600,000, 26 square meter. Ayan, ng NHA. At ang ating handog ni Presidenta, isang ayan, organized na bahay at napakaganda. At panoorin po natin ang buong video. Sinasabi, dapat ang pagpunta sa trabaho hindi lalampas sa isang oras. Pero ang aming tinitingnan, the travel time mula sa bahay hanggang sa trabaho, ay hindi dapat lalampas ng isang oras. Dapat may malapit na eskwelahan para sa mga bata. Dapat may malapit na palengke o maliit na mall na may para makapagbili ng mga pangangailangan ng mga pamilya. Tayo naghahangad na magkaroon ng sariling tahanan, pero dahil hindi biro ang halaga ng bahay at lupa, marami ang napipilitang mangupahan at ang iba'y nagiging informal settlers. Ano nga ba ang kaibahan ng pambansang pabahay para sa Pilipino program sa iba pang housing projects ng gobyerno? Pag-usapan natin yan kasama si Yusek Avelino Tolentino III, ng Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede rin po kayong makisali sa aming talakayan. I-post ang inyong mga komento at tanong sa aming Facebook Live. Magandang hapon, Yusek. Magandang hapon po, Ma'am Ruth, and magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Kanina lang nakita namin no si Pangulong Bongbong Marcos nang punta muna mismo sa isang event ng National Housing Authority. Kaugnay po ba ito ng housing program? Of course, ang National Housing Authority is attached to the Department of Human Settlements and Urban Development, is considered the key shelter agency. So kasama po ito sa ating programang pabahay, no? Kanina po nagpamigay po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng 30,000 selas dito sa ating beneficiaryo. At ito po ay nationwide, no? Subalit yung main site po kanina ay Sanay, Cavite. Mm-hmm. Anong ibig sabihin nung pinamigay na? Ibig sabihin, may-ari na yan. Yan na yung mga bagong may-ari ng bahay. Oo. Sila po ang mga bagong may-ari ng bahay at natutuwa po ang ating mahal na Pangulo na magpapasko po ang ating mga beneficiaryo dahil sa pagtanggap nila ng Certificate of Eligibility for Lot Allocation. Mm-hmm. Okay. So, parang nakita na natin no, kung paano ipapatupad itong housing program na ito dahil ayan na mismo, inabutan na nga sila ng certificates. No? So, overall in a general program, ano po ba ito? Yung pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ma'am Ruth, itong pambansang pabahay para sa Pilipino program is a flagship, a priority program of the Marcos administration. This was presented to the cabinet in August. And the objective is for us to build 6 million housing units in the next 6 years. And the target is for us to have zero informal settler families by 2028. Mm-hmm. Kung maging particular po tayo, kasi sinabi niyo informal settlers, so hindi pa po ba dito kasama yung halimbawa, nangungupahan naman sila, pero mga mahihirap na pamilya, parang how do you define kung sino po yung sakop at pwedeng maka-avail nito? Ang ating po kasing definition ng informal settler families, it pertains to their security of tenure, no? Kung ano yung klase ng kanilang paninirahan. No? Subalit, ang tutok po nitong pambansang pabahay para sa Pilipino program, ito pong ating wage earners. No? Mm-hmm. Lahat po ng ating mga kababayan, wage earners, at yung nando po sa informal settlers, ito po ang ating tututukan, bibigyan ng pansin para po magkabahay. Mm-hmm. Ang ito pong ating pambansang pabahay para sa Pilipino program, medyo iba po doon sa mga nakalipas na approach dahil na previously, ang ating pong approach, humihingi po tayo sa General Appropriations Act taon-taon at kung magkano po ibigay, yan po ang ginagamit po sa housing development. Ngayon po, ang ating pong approach nag-create po ng sustainable financial structure ang ating mahal na kalihim, Secretary Jerry Acosar, kung saan nakikita natin na maaari pong sumundo ito pong ating pinopropose na housing interest subsidy ng pera mula po sa private banks. So ngayon po, isasama na po natin itong ating mga private banks, itong GFIs, para po magamit itong pondo po nila sa pagpapatayo po ng construction ng pabahay. Mm-hmm. So, halimbawa, ang isang pamilya ay gustong mag-apply, no? Anong gagawin nila? Paano nila malalaman to begin with na eligible sila? Mm-hmm. Ito pong eligibility natin, ang magiging proseso po nito, ma'am, sa LGU po, no? We have had 28 memoranda of understanding. We have had groundbreaking in 11 cities in the Philippines.
And ang aming pong kasunduan with local government units ay sila po ang tutuon doon po sa pagpili po ng lupa, pagpili po ng benepisyaryo, at yung pagkakaroon po ng estate management pagdating po ng panahon na ma-construct na po natin itong pabahay upang mapanitili po sa magandang kondisyon itong ating mga housing projects. Uh-huh. So yung pong in terms of eligibility, yung in terms of mga requirements, doon po tayo dadaan sa local government unit. Subalit ang tutok po at ang utos po ng ating mahal na kalihim na Secretary Acusar is siguraduhin ng ating magiging benepisyaryo ay yung mga titira po doon sa pabahay. Hindi po gagamitin ipaparento o ipapa o i-invest. Ang tutok po natin yung mga tao na gagamitin at titira po doon sa pabahay. Yun nga yung isa kong itatanong kasi minsan 'di ba hindi nila kinukuha yung kukunin na house, yung ibibigay na housing kasi walang trabaho, malayo po. Paano po kaya, saan po kaya lugar itong mga ino-offer nyo na mga pabahay? Ito pong mga lugar po nito, of course, this is nationwide and this is in partnership with local government units. Mm-hmm. But our approach is that we are doing it on site in city. Mm-hmm. And then that's, you know, as a last resort, we go near city and maybe off-site, no? But the idea is, para po hindi na po mangyari yung dati po na meron po tayong development na baka hindi na tatayuan, doon po tayo tatayo kung saan sila naroon ngayon. Mm-hmm. Because informal settlements, baka po inaral nyo po yan, there's a reason kung bakit doon pumupunta ang tao. Mm-hmm. Probably it's because there is opportunity there, merong livelihood doon, at baka humaganda po yung public services. So our idea dito po sa aming tanggapan, Department of Human Settlements and Urban Development, is to make sure that people remain where they are on-site so that their social capital remains. Yes. Meaning, their livelihoods remain, their access to public services remains. No? And by doing so, nakikita natin magkakaroon ng upward mobility ang ating mga kababayan. Mm-hmm. Baka po may upward mobility ang ating mga kababayan, may ensure po na ang pagbabayad po ng ating amortization ay tuloy-tuloy. Mm-hmm. At yan naman pong pagbabayad ng amortization na banggit ko kanina, yes, dahil po susundo tayo ng pera from the private sector, mm-hmm, that will allow us na makaikot po yung pondo at siya rin pong gagamitin natin for the next batch of projects. Sige, Yusek, ipagpatuloy natin itong ating usapan tungkol sa pabahay. Kasama pa rin natin si Yusek Avelino Tolentino sa pagbabalik ng new programang pabahay ng ating gobyerno. Kasama si Yusek Avelino Tolentino ng Human Settlements and Urban Development Department. Yusek, binanggit nyo, no, 6 million housing units ang ipapamigay over the next 6 years of the Marcos administration. Medyo ambisyoso po yung proyektong ito. Binanggit nyo na rin yung funding. Pero sa kabuuan, magkano po kaya ito? Ito pong kabuuan, no, if we're successful to deliver itong ating 6 million housing units within the next 6 years, aabot po tayo ng trillions po dito. Mm-mm-mm. And so that's why we believe ito pong pambansang pabahay para sa Pilipino program is not only a shelter solution, nakikita po natin to bilang isa sa mga paraan upang makapag-pump prime tayo economy at makalabas po tayo dito sa pandemic na mas mahusay. Mm-hmm. Pero sa ngayon, may initial funding na po ito. Yes po. We are happy to report that last week, yung project ng Bliss, dyan nag-umpisa ang mid-rise na ilang 5-stories, 6-stories na building. At dyan, mukha namang maganda. At marami talagang kumuha. Nagkaroon sila ng sarili nilang tirahan. Siguro baka pataasin pa natin. Baka pwede na natin itaas hanggang high-rise na. Sinabi ito ni Pangulong Bongbong Marcos matapos pangunahan ng pamamahagi ng pabahay sa Naic, Cavite. 8,000 housing units ang naitayo sa lugar na ito. Kabilang yan sa aabot sa 30,000 pabahay na naipamahagi ngayong araw sa buong bansa ng National Housing Authority o NHA. Halos 600,000 pesos ang halaga ng bawat unit na may floor area na 26 square meters. Babayaran ito ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng NHA in-house financing. 600 hanggang 800 pesos ang hulog dito kada buwan, natataas kada 5 taon. Kung magkano ang itataas, depende sa magiging assessment ng NHA hanggang sa tuluyang mabayaran sa loob ng 30 taon. Ang usual na sinasabi, dapat ang pagpunta sa trabaho hindi lalampas sa isang oras. Pero ang aming tinitingnan, the travel time mula sa bahay hanggang sa trabaho ay hindi dapat lalampas ng isang oras. Dapat may malapit na eskwelahan para sa mga bata. Dapat may malapit na palengke o maliit na mall na may para makapagbili ng mga pangangailangan ng mga pamilya. Alright guys, ayan na panood nyo.
Ayan ang ating update sa pabahay ni President Bongbong Marcos. Ayan, 6 million. Ayan, sa 6 years na panunungkulan ni President Marcos, abangan natin. At magandang at maayos na pabahay. At malaking tulong yan sa ating mamamayan, lalo na sa mga mahirap na bansa. Ayan, sa Pilipino. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. And comment down below na lang. At pag-usapan natin ang dito sa pabahay ni ang ating President Bongbong Marcos. Ayan, see you again guys. Thank you so much.